Magandang araw sa lahat. The YouTube channel of the Fraternal Order of Eagles, Limbas Locorn, is back to once again render public service in the field of law for our countrymen or para sa edukasyon ng sambayanang Pilipino. Okay, our topic is about yung mortgage or mga sangla. Why this topic? Because yesterday, a follower of our channel asked an advice regarding her problem. Ito yung nangyayari. Husband and wife, they purchase a car on installment basis, and of course yung purchases on installment basis nakasangla naman ito ang sasakyan, naka-mortgage sa bangko. Okay, dahil maraming utang maliban sa sasakyan ay sinangla nila yung sasakyan. Actually, hindi ordinaryong sangla kung hindi pledge, because they allow the creditor, yung pinagkautangan, to have possession of the car. So nasa pinagkautangan yung sasakyan. Ngayon, hindi na nakabayad sa bangko where the motor vehicle was pledged. So ito na, nakatanggap na ng sulat mula sa isang abogado, lawyer. Kilala ko pa yung lawyer, a brilliant lawyer and a brilliant law student din nung kapanahon na yon, nung she was a student at the Polytechnic University of the Philippines College of Law. Yun ang sumulat. Anong problema ngayon nila? Kung ano raw ang gagawin? Kasi nga, yung sasakyan, nakasangla sa bangko, at plinage nila. Nangutang at binigay yung posisyon ng sasakyan. Ano ngayon ang problema? Sabi ko, tika muna, kung may pangbayad kayo, bayaran nyo na yan ng buo. Kung magkano yan, almost 1 million pa, about 800,000 plus. Eh, paano nga yung sasakyan? Sinangla din nila, piniplage doon sa taga kanila din. So, paano ngayon yon? Sabi ko talagang may problema. Why? Because in so doing, meaning mortgaging or pledging the car to another, na itong car na to inakasangla naman sa bangko, they can be held criminally liable for removal or for mortgaging or pledging the car which was previously mortgaged in a bank. This is a criminal liability, of course, under the revised penal code. Common ito sa bansang ito. Ay ba'y nakasangla na sa bangko yung kotse ninyo? Ba't nyo pa isangla? At ngayon, pagka pinuntahan ito ng mga tauhan, perhaps ng bangko, in-inspection, ako hindi na matagpuan yung sasakyan. Asa na pala itong sasakyan na nakasangla sa amin? Ang laki pa ng utang, almost 1 million, 800,000 plus ba? 800,000 pesos. Aba, the spouses will eventually be facing criminal charges before the office of the prosecutor and eventually in court. So, anong leksyon? Aba, kung hindi talaga mapipigilan na mangutang, ay yung nakasangla na sasakyan, huwag niyong isangla sa iba o huwag niyong ilipat sa ibang lugar other than the place agreed upon. Exception, of course, if the mortgage o yung pinagsangla ang bangko, it gives the consent
in writing. Kung meron, kung wala, there is a possible criminal liability. So yun yung babala, all right? So this is another public service of the Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles Incorporated, specifically sa club where I belong, the Limbas Marangal Eagles Club ng Antipolo City, which is of course a member of the Eastern Rizal Region 2 ng the Fraternal Order of Eagles. Nanggaling naman itong mga grupong different Limbas Eagles Clubs Antipolo City, nanggaling naman sa NCR 10 ng Fraternal Order of Eagles, na matatagpuan naman itong NCR 10 sa Quezon City. Maraming salamat.